natural medicine, arthritis o rheuma. Bago po akong papatuloy, nais ko pong magpasalamat sa mga subscriber ko na palaging nakasupport sa aking mga bagong video na ina-upload. Monetize na po ang herbal medicine. Thank you po sa inyo. Hinihiling ko po naway huwag kayong magsawang manood ng aking mga video na ina-upload. Alam mo ba na ang arthritis ay talagang pahirap sa mga Pinoy? Ano nga ba ang mga sintomas ng arthritis? Ano ang mga natural na gamot para dito? Ano ang mga dapat kainin? Ano ang mga pagkaing bawal sa may arthritis? Ano ang sanhi ng arthritis? Ang cartilage ay isang matigas ngunit flexible na tissue na nagdurugtong sa mga kasukasuan. Pinoprotektahan ito ang mga joints sa pamamagitan ng pag-absorb sa pressure at shock na gawa ng iyong paggalaw. Ang pagnipis ng mga cartilage ay sanhi ng pagkakaroon ng arthritis. Ang wear and tear o ang pagkasira ng mga cartilage dahil sa katandaan ang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng osteoarthritis. Ang pangkaraniwang uri ng arthritis, ang impeksyon o pinsala ay siya nagpapabilis sa pagkasira ng cartilage tissues. Mas posibleng magkaroon ng osteoarthritis kung may kapamilya kang meron ito. Ang isa pang uri ng arthritis ay ang rheumatoid arthritis, ay isang sakit na dala ng problema sa immune system. Nangyayari ito, inaatake ng immune system ang mismong mga tissues sa katawan. Ang ganitong pag-atake ay nakaka-apekto sa synovium, isang malambot na tissue sa joints na siyang gumagawa ng fluid na siyang kailangan ng cartilage para maging madulas ang mga joints. Ang rheumatoid arthritis ay sakit sa synovium na sumisira sa kasukasuan. Ito ay mauuwi sa pagkasira ng buto at cartilage sa loob ng kasukasuan. Ano nga ba ang mga sintomas ng arthritis? Ang arthritis ay may dalawang uri, kaya may dalawang pangkat ng mga sintomas ang dapat mong bantayan. Una, kung ikaw ay may osteoarthritis, ang mga sintomas ito ay ang pananakit ng kasukasuan at ang paninigas na lumalala sa pagdaan ng panahon. Pangalawa, kung ikaw ay may rheumatoid arthritis, makakaranas ka ng masakit na pamamaga at paninigas sa mga daliri, binti at kamay at sa mga kasukasuan, lalo na sa umaga pagkagising ito. Ano-ano ang mga uri ng arthritis? Sa ngayon, mahigit 100 na uri ng arthritis ang nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Talakayin natin ang dalawang pangunahing uri ng arthritis na nagpapahirap sa mga Pilipino. Osteoarthritis. Ito ang pinakakaraniwang uri ng arthritis. Ito ay dahil sa sobrang paggamit ng mga kasukasuan. Kadalasan ang tumatama ang osteoarthritis sa mga matatanda. Pero pwede rin itong tumama sa mga naaksidente at mga matataba dahil sa sobrang bigat at stress na dinadala ng mga joints. Ang mga kasukasuan na nagdadala ng ekstrang stress at bigat tulad ng tuhod, baywang, paa at spine ay siyang kadalasang naaapektuhan ng osteoarthritis. Nangyayari ito sa paglipas ng mga buwan o taon. Pinapasakit nito ang apektadong mga kasukasuan.
pero hindi ka naman makakaranas ng pagkahapo, hindi tulad ng ibang uri ng arthritis. Rheumatoid arthritis. Ang rheumatoid arthritis ay isang uri ng sakit kung saan inaatake ng immune system ang katawan. Ang ilang parte ng katawan, particular na ang mga kasukasuan, ito ay nauuwi sa pamamaga na siyang sanhi ng matinding pananakit kung hindi ito malulunasan. Ano nga ba ang gamot sa arthritis? Maging alinman sa dalawang uri ng arthritis ang nasa iyo, walang duda na talagang pinahirapan ka ng sakit na ito. Baka magtanong ka, ano nga ba ang gamot sa arthritis? May mga pain reliever na nabibili sa tindahan o mga butika ay nagdudulot lamang ng panandali ang ginhawa. May mga pain reliever pa nga na nakakasama sa kalusugan lalo na sa mga bato. Pero may mga gamot o lunas sa arthritis na walang side effect at maaaring makita sa kusina. Pag-usapan natin ng ilan sa mga ito. Luya. Ang luya ay isa sa mga halamang gamot sa arthritis dahil ito ay isang likas na panlaban sa pamamaga. Kumuha ng 6 na kutsarita ng pinatuyong luya at dagdarin ito ng pino. Kainin mo ito at uminom ka ng tubig. Gawin mo ito ng 3 beses kada araw. Ang langis ng luya ay makakatulong din na mabawasan ang pamamaga sa apektadong bahagi kung ito ay papahid mo sa mga apektadong kasukasuan ng regular. Pwede nito maibsan ang pananakit, pamamaga at paninigas. Ang pagkain ng hilaw na luya araw-araw ay nakakatulong din na maibsan ang pananakit dahil pinapaganda nito ang sirkulasyon ng dugo. Balatan ang isang hiwa ng luya at kainin ito bago o pagkatapos kumain. Masahe. Ang pagmamasahe gamit ang natural na langis ng niyog ay makakatulong na malunasan ang sakit at mga sintomas na dala ng arthritis. Nakakatulong din ito na mapaunlad ang pagdaloy ng dugo. Mag-init ang langis ng niyog hanggang sa ito ay mainit-init na. Kung may pamamaga, pwede kang maghalo ng katas ng sibuyas sa langis. Ipahid mo ito sa namamagang kasukasuan. Takpan ang kasukasuan ng plastik at sapinan ito ng mainit na towel. Gawin ang pamaraang ito bago matulog para mas maganda ang resulta. Luyang dilaw. Ang araw-araw na pagkain ng luyang dilaw o turmeric ay nakakatulong na pahupain ang pamamaga ng arthritis. Ito ay nagtataglay ng curcumin na sangkap na kilalang may anti-inflammatory properties. Ito ay epektibo para labanan ang pamamaga na dulot ng arthritis. Nakakabili ng turmeric capsule sa mga butika kung hindi ka makakakuha ng hilaw ng luyang dilaw. Pag-iiwas. Mga pagkain bawal sa may arthritis. Prito o processed food. Ang mga dulubhasa sa Mount Sinai School of Medicine ay nagsuri ng kakayahang makaiwas sa sakit sa pamamagitan ng pagbabantay sa kung ano ang inyong mga kinakain. Ang resulta ng kanilang pag-aaral ay nagpapakita na ang pagbabawas ng pagkain ng mga pinirito at mga processed food tulad ng piniritong karne o mga frozen na pagkain ay nakapagpapabawas din ng pamamaga at nakakatulong na mapalakas ang immune system. Kaya kung ikaw ay may arthritis, bawasan mo ang pagkain ng mga pinirito o pinoprosesong mga pagkain at maghalo ng mga gulay at prutas sa iyong dieta. Asukal. Ang pagkain ng mga pagkaing sobra ang tamis o asukal ay maaari maging sanhi ng labis na pamamaga. Kung ikaw ay may arthritis, dapat mong isali sa listahan mo ng mga pagkaing bawal sa may arthritis. Ang mga candy, pagkain gawa sa puting harina at soft drinks para mabawasan ang sakit at pamamaga ng iyong mga kasukasuan. Mga pagkain na gawa sa gatas.
Ang mga pagkain yari sa gatas ay isa sa mga bawal na pagkain sa arthritis dahil sa uri ng protina na magtataglay nito. Ayon sa mga doktor, may mga taong hindi hiyang sa protinang ito at malamang na naiirita nito ang mga tissue na nakapalibot sa kanilang mga kasukasuan. Kaya ang ibang mga pasyenteng may arthritis ay matagumpay na iniwanan ang mga bawal na pagkain at nagsimulang maging vegetarian. Ang pagkain ng vegetarian diet ay siyang kasagutan sa kung ano ang mga dapat kainin ng may mga arthritis dahil hindi ito nang lalaman ng mga pagkain nakapagpapalala ng pananakit. Kaya imbis na kumain ng protina na galing sa gatas o karne, kumain ka na lamang ng mga gulay na mayaman sa protina tulad ng saluyot at beans. Alak at sigarilyo. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay maaaring mauwi sa napakaraming mga sakit, kasama na ang ilan sa mga maaaring maging dahilan ng pananakit ng iyong mga kasukasuan. Ang mga paninigarilyo ay mas nanganganib na magkaroon ng rheumatoid arthritis at mga naninigarilyo naman ay pwedeng tamaan ng gout. Ang pananatili ng malusog na mga kasukasuan ay nangangailangan ng balancing dieta, pisikal na mga gawain at sapat na pahinga. Lahat ng mga ito ay masakripisyo kung ikaw ay naninigarilyo at umiinom ng alak. Ang pag-iwas o tuluyan ng paghinto ng pag-inom at paninigarilyo kasabay na ang pagkain ng mga dapat kainin ng mga may arthritis, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng magandang tulog ay makakatulong na makaiwas sa arthritis.